So pakita ko ngayon sa inyo guys yung parang 30 versus 30 nila yata dito. If I'm correct ah. Ayan, kung makikita nyo sa taas yung number of people, yan. And then, ito yung staging area nila. Kung makikita nyo rin, may counter din sa taas. Magsa-start na. Ito na. Parang ito yung ano eh, Battlefield of the Sun nila sa equivalent ng Battlefield of the Sun sa Black Desert Mobile. So I think this is 30 versus 30. Correct me if I'm wrong, no? Ito na. Salubong boards! Yan na! Okay. Kill lang tayo sa goblin. Kahit kasi ng warrior dito, yung Zerker. Dami pang ano, CC skills. Whoop! Sa gilid na nga lang, matarget pa. May na-stuck ba sa gilid, oh? Mukhang matatalo tayo dito. Napupush ba pa? Sige! Dami ka lang mo. So, nareduce ko lang kasi yung number of players na makikita sa screen, no? Kasi medyo hindi siya optimized talaga sa PC, guys. Naghahang minsan yung app o yung game. Yan yung mga gandang. Puro lang tayo assist dito, ah. Ano bang kill dyan? Okay, lusog ball! Lusog eh! Kayo na nga. Oh, 2 kill streak na pala. Okay. Lusogin yung base. Huwag palabasin yung mga yan. Ano din to guys, cross server. So, kung makikita nyo sa taas ko na sa name, no, may Asia 4 na nakalagay. Sa ibang makikita mo yan, yung Asia 1. And so, pure PvP lang to yung katana battlefield nila dito. Di gaya sa iba na may mga capture pa ng flags, no? Kailangan mo mag-stay sa area na yun para ma-capture mo yung flag. Tapos added points sa group nyo or sa team nyo. So dito, pure PvP. Kung makikita nyo sa taas, upper right, yan yung points natin. Own points natin yan para sa rankings. Tapos kung makikita nyo naman dun sa top screen nyo yung bar yung may Alliance of Holy saka Alliance of Liberty. Yan yung total points ng team nyo. So yung may nakalagay na ally na world dun tayo, dun yung team natin, yung Alliance of Liberty. Para yung team tayo. So medyo lamang na tayo, no? Mga surugin na. 4 minutes na lang. Hirap kasi dito sa Zerker eh. Biglang tumatalon. Gaya nung sa Mirko. Tapos meron siyang skills na parang chain. Yung kadena niya. Higupin ka, papalapit. Ay, sige! Ito pa. May kalaban na Gundam board. Hindi makati yan eh. What? Napapasok tayo ah! Ako po, umahabol sa points. Yan, puro assist na naman. Sige! Ayun, 3 kill strike assist. Ayun, isa manala tayo dito. Masaya kapag ranger ka eh. Pag hibid ka, nakakapatay na ka. Puro assist. Damn. Oh, heal boards! Half HP na lang tayo! Ay! Ito yung magandang laban, bro. Ito yung malaban yung
yung mga kalaban, hindi puro AFK. Naka-atras na kami dito ah. Uy! Ha? Pero wala, wala, wala! Ito na tayo sa, ano, palikod, kilid lang. Uy, hindi kumasok. Namatay. Gilid lang. Tapos snipe, snipe lang tayo. Ranger tayo, hindi tayo tanker. Diyan ka nasunan. Hop! Sabi ko lang haba. Next, next, next! Medyo panalo na to. 48 seconds left. Medyo malaki na yung lamang natin. Wap! Ah, sige, lusog! Paano naman na to? Paano na to? Oh! Hirap! Yan yung warrior! Ba? Panalo na to. Panalo na. Sure na. Kaya na na. Dahil lumurusog o. Ayos. Okay na. Up, up. Yun. So, yun yung battlefield na dito, guys. So, saan tayo nagmamine dito sa Blessed Global? Andito ako ngayon sa Elven Mines. Isa ito sa mga area kung saan pwede ka magmine ng Corestal. Ang Corestal po ay ito yung node kung saan pwede i-convert sa BLEC to earn real-life money. So, punta ka lang dito sa campaign, sa mine. Ito po yung mga mining area dito. Mga PK area po ito, itong tatlo na to. Hindi pa ako nakapasok dito sa Dragon Scale Mines eh, kasi may level requirement nga. And of course, may BP requirement. Dito, mas maganda yung minahan dito sa Magic Spring Mines. Mas rare yung mga nodes kung saan every time na magmina ka, eh mas mataas yung Corestal na makukuha mo compare dito kung nasaan ako ngayon sa Elven Mines. Pero kasi andito yung mga malalakas na players. So, 270k up na mga players na BP andito. Free kill kasi pag nasa minahan ka and walang penalty kapag nag-kill ka ng players. Kahit ilang players pa yung papatayin mo, walang penalty po dito sa mining area. And hindi gaya dun sa Mir 4 kung saan nagkaka negative points ka. Dito wala. So for instructions on how to mint Corestal into BLEC, you can visit their website at www.bless.tigonmobile.com. Apologies kung hindi ko pa in details yung how to mint Corestal to BLEC and convert into USDT kasi hindi ko pa talaga na-try, guys. Hopefully in the future matry natin para makapag-earn din tayo dito sa Bless Global. And so, para makapag-mint din kayo, guys, ng Corestal to BLEC, kailangan po nating i-activate itong monthly card natin. Ayan. So, paano tayo mag-mint ng Corestal to BLEC? May instructions po sa Facebook page ng Bless Global. So, sinasabi doon dapat meron kang at least 50,000 amount of Corestals para makapag-mint. At ang cost na mag-mint ng Corestals per day, nagpa-fluctuate yun, nag-i-increase yun daily. And yun nga, kailangan nating ma-activate din yung ating monthly card. Also, may limit kung ilang beses sa isang araw mag-mint ng Corestal. So kung hindi ka pa nakapag-top up, hindi ka pwedeng mag-mint. At least, $1 or I think 56 na yata or 55 pesos ang gagastusin mo para makapag-mint ka. So for top up,
between $1 to $99, yung minting limit mo is 5. And of course, $400 and above na top up, minting limit is 999. So ganun yung sistema nila dito para makapag-earn ka sa Bless Global. So hopefully medyo naging informational yung video natin ngayon. And let's just keep playing. Let's give this game a chance. Hopefully nga, sabi ko, makapag-earn din tayo dito in the future. And I think that's it for now. Thank you so much and see you in my live streams. And thank you for watching this video. See you guys.